Sana nawala ka ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Makapagin sa banal ng pagtiliwag nito. Sama-sama ang ilang mga ating mga pangalaman sa karangalan ng kapalmahalan ng Diyos na Yesus. At upang maging karapat na pagkaloob ang isiya natin ng ating mga kasalanan at mga pagkulang. Inaamin ko sa kapalmahalan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumakas ng kasala sa isip, sa sika, sa gawa. Nasaan pagkulang, kaya sinasama ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga ngayon mga banal, at sa inyo mga kapatid na may panalangin sa Panginoon at Diyos. Kawawa tayo ng kapag-angyayang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawawa tayo. Panginoon, kawawa tayo. Kristo, kawawa tayo. Kristo, kawawa tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, makapangyarihan, iwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kaligtan upang matutunan namin sa bayin ang manunubos at makapakinabangan namin ang kanyang kaloob. Sa pagsya ang namamagigan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol sa Luwa. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi naman bininyagan sa tubig, kundi nagbuko para sa kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatuturo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatuturo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patuturo ng tao, ngunit lalo matibay ang patuturo ng Diyos. At iyon ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino man ang nalig sa anak ng Diyos ay maniniwala sa patutuong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawa sinungaling ng Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananaan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit walang ito ang hindi pinananaan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tradasyon. Yaw ang mga pintuan mo ay siya nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon mong butihin. Ginagawang matahimik yaw mga hangganan mo. Bibigyan ka na siya sa loob niyang tribo. Kung siya ay nabuutos, agad itong natutupad.
dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwag. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon mong butihin. Kaya po niya binigay ang balita at papiling, ang tuntunin mga ara binibigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang iba, ang ibang bansa, pagkat hindi nila batik ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon butihin. Tumayon. Kaya bahagi yung nakusahan ay
sabi ko nga po ay kasama ka pa din natin OFWs, kumisang sinasabi nila, no? Hindi maintindihan ng mga ibang lahi. Why, we're Filipinos always go home during December. Kasi ibang mga hindi siya presente. Mas masaya. Bagamang po sa ibang bansa, may Pasko din. Yung mga Catholic countries, you know. Pero iba yung masaya. Kaya pinag-iwi ang amin sa kapanahonan ng Kapaskuhan. Bakit? Dahil dumating na ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, na walang iba kundi sa Jesucristo. Ito yung ipinahayag ko sa pagbasa, sa unang pagbasa rin, yung Apostol sa 1, ay kanyang po na ulitin ko. Anong sabi ito? Minaman kung makapalit, sino ang makapagkatagumpay na sa sanglibutan? Ang sumasaparatayin sa Jesus, sa anak ng Diyos, sa Jesucristo na naparito sa sanglibutan, hindi niya ganyan sa buhay, at nagtubo ng kanyang dugo sa kanyang kamata. Hindi lamang dinunyagan sa dugo, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatutuo tungkol dito. Sabagat ang Espiritu ay tanungmanan, tatlo ang nagpapatutuo. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkakaisang tatlo ito. Tinanggap natin ang patutuo ng tao ngayon dahil matibay ang patutuo ng Diyos. At yun ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At sino mangalangin sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuo ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinubaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo ito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. So yun din ang pagkakaroon natin gawa ng ating Panginoon sa Kristo na isinilang ngayong kapanahonan na ito ng Pasko na ulit. Nagtulog sa atin at ang pananampalataya sa kanyang ulit ay siya nagligtas sa atin. At ang ibigay sa atin, ang buhay na walang hanggan. Alam mo kung minsan, sa pagbibigyan, palagi kong binibigyan ng diin, itong biyaya ng ating pananampalataya. Halimbawa, itong tinatanong mo sa mga binibigyan, anong binibigay ng biyaya? Kung isa po, hindi nakasasabot. Masalang pa kung alin yung inaalis ng binyag. Nakalimutan namin kung ano yung binibili ng binyag. Ano yun? Buhay na walang hata. Bakit to? So, kung hindi pinangako mo, Jesus na, so, ang palangawa ka sa kanya, wakam ka. Hindi na yung pinangako ng Diyos sa amin. At kung kayo maniniwala sa parang sasabing ko, na yun ay pinangako ng Diyos, na kayo ay yaman. Sumampalataya lamang kay Jesus. Hindi rin pinangako ng Diyos na kayo ay gagawin na malaki at nagandang lumaki. Hindi rin pinangako ng Jesus. So sumasampalataya sa kanyang hotel, ang buhay na wala ng hanggan. Hindi pinangako ng Diyos sa kapag sumampalataya sa kanya, hindi ka na magbubusay ng problema. Hindi yun ang pinangako ng Diyos. Ang pinangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi sinabi ng Jesus na sumampalataya ka lamang, hindi ka na darating sa magkaramdaman. Kasi baka mamaya, no, ang pagiging basihan lamang natin sa daydream na ito ay ang pangako na kaya ibigay ng mundong ito. Hindi. Ang pinangako na ibigay ng Diyos ay isang biyaya na hindi pwede ibigay ng mundong ito. At hindi pwede ibigay ng sino mang tao. Tanging Diyos lamang pwede makapagbibigay nito. At ang ito, ang buhay na walang hanggan.
Ito na nga, eternal life. Yun ang komisyon na kalimutan ng tao. Na umiso na ang pagiging masaya at kapagiging wala ko sa ating isipan ng buhay na walang hanggang. At ano naman ang pamangkaya natin? Eh kung ano lang yung buhay dito sa kayo din. Yun na lang ang ating titignan. Ay hindi po yung pagkilos ng isang sumasampalataya sa Diyos. Kaya po nga pangalaga po sa ating pagkilos na mga maunawaan natin na yun ang ipinangako ng Diyos. Ang buhay na walang hanggang. At sa ating buhay na walang hanggan, ay, hindi natin makamit habang tayo nabubuhay sa mundo nito. Makakamit lamang natin ngayon kapag tayo namatay. Yung muling pagkabuhay. At sa ano? Well, basta naroon ng Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. Kasi yun ang orihinal na plan ng Diyos. Nakasama ng Diyos ang tao. Hinira lamang ng kasalanan. So kung ano, nasaan ang Diyos? Nandun ang buhay na walang hanggan. At kaya, makakamit natin ng kaliguan, walang katapusan natin. Kasama natin ang Diyos. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Darap tayo kamahal, di ba? Kapag nakita natin, kapag yung kasama natin, yung minamahal natin, yun ay sapat na na makita natin. Ganun, nais ng Diyos na makasama tayo. At yun ang langit. At yun ang langit. Kaya rin na po, bahagin ng pagkilos, nais yung natin mabigyan pansin. No? Na muli natin balikan, ito'y minahagin ko na rin po, kahapon, minahagin ko na rin po ito noong pagdiriwang natin ng bagong taon sa karangalan ng mahal na Belen, ang ina ng Diyos, yung may isa ay na pinapamanhin ko sa atin, lalong-lalo na yung Year of the Paris, sa tema na ipinigay sa pagdiriwang din ng 100 taon na kapistahan ng mahal na Belen ng Fatima. Na kung mapabasin ko ninyo ay may tatlong mensahe. Pagpasensya na kayo kung ilang beses ko nang inulit. No? Siguro po tatlong beses ko nang inulit. Sa lugar, ito po yung maging tema natin ngayon sa taon na ito. At sa lahat pong masa ulo natin. Ano yung tatlong ito? Una, yung tatlong uri ng paglalaan. Pangalawa, yung pang-araw-araw na pagtanggap ng komunyon. Pangatlo ay ang pagbabayad ko rin, kawang-kawa. Hayaan niyo kung isa niyo kung wala kayo sa pangalawa. Pang-araw-araw na pagtanggap ng komunyon. Kung isa niyo may mga tao sa sarap. Pagkat, hinayin niyo ba si sister ganito? Ang sarap ko sa inyo. Kapag na, yun yung palagi nagsihimba, manay mo yung simbahan. Sabi ko, walang manang dito ng simbahan. Bakit ang pagkakalang ng manang sa palagi mo sa simbahan yun eh? Hindi. Yung manang talaga ng simbahan at yung manang ng simbahan na tinatawag po natin, yun yung mga araw-araw nagsisimba. Yun ang manang ng simbahan, yun ang manang ng simbahan. Hindi lang po palagi na ng simbahan, muli araw-araw nagsisimba. Pagamot ko kayo, maaaring hindi lang kayo tuwing linggo ng sisimba, nagsisimba na kayo kapag Martes at saka Webes at kuminsan din po ay Biyernes. Ngayon po kasi First Friday kaya nagsimba kayo ng Biyernes. Kuminsan Martes kasi yung araw na ipinalaga sa inyo na kasi yung nakasayang ninyo. Kuminsan yung ibang grupo pag Lunes. Pero pag sinabi mo maraming ng simbahan mula Monday hanggang Sunday o mula Sunday hanggang Monday palagi nagsisimba yun. Yun ang talagang maraming ang talagang maraming ng simbahan. Wala pa po naman dito sa parokya natin. Wala pa. Wala pa na makikita ng araw-araw nagsisimba. Palagi kayo
Panginoon po natin, yun yung hapon na pinamanik sa atin. Sa Ibanghelyo na nasa hapon na pinagkaloob sa atin ng mahal na Birhen ng Fatima. Tatanggap ng banal na kumunyon araw-araw. Daily reception of the Holy Eucharist. Paano yung magagawal kung hindi kayo nagsisimba? Araw-araw. Eh, ito po yung isang pang malaking hapon. Kapag sinabi mo sa mga bangong at bangong, talagang araw-araw yung nagsisimba. Na-absent na lang kasi bakit? May sakit. Yun lang ang absent ko. Kung hindi kaya ang hindi bakit, patay na. Kaya lang na-absent. Yun talaga ang mga bangong at mga bangong ng simba. Ay, ito yung tinutukoy po ng Ordine of Fati. To receive the sacrament of communion every day. Remember, 100 years ago yan, isang taon-taon lang nakalumpas na nagpakita ang mahal na buhay natin yung matuloy na pinapaanyaya para sa bawat isa sa atin. Bagamat po yung parokya natin, this coming January 12, ay magdaruro ng 20 years na ako. Ay, bahagi yung magbibigo na. Malapit na magbigo. Sana po, bahagi ng pagkilos na may makita malamang na araw-araw na nagsisimba. At tumatanggap ng banal na kumunyon. No? Tumatanggap ng banal na kumunyon. Hindi po ang isabi yan. Ang isabi po yung mga mahal na buhay ng Fatima. Nanais ko lamang pong ipaalala sa pagkat ngayon po isang taong taon. At in connection with our readings, ano yung pagdala ko sa readings natin sa pagpag-usapan natin ang buhay na walang hanggan? Napakalaki po. Napakalaki po. Bakit napakalaki? Kasi yun ang gamit eh. Ang makabiling mong Diyos. Yun ang gamit. Kapag kapiling mong Diyos. Sa iyong langit na hindi lang po, pag ikaw ay namatay. At makikita natin na, if we are really bound forward seven, dapat pinapractice natin ngayon. Kinakailang masamay tayo. Masamay tayo. At yun yung pamamalan mo pinamanin ko sa akin ng mahal na Birhen ng Fatima. Pagtanggap ng kumunyon araw-araw. As long as sabi na natin, walang hadlang. Ano lang yung hadlang? Malaking kasalanan, mortal sin. Ano pa yung hadlang? Kayo kumain ng isang oras bago magkumunyon. Eh siguro sabi ng kapatid, makakain ako ng pinapay bago magkumunyon. Eh, at least, ang gagawin mo. Spiritual communion. Buddhist spiritual dominion. So matutunan natin yung panawagan ng mahal na Birhen ng Fatima. Ano yung spiritual dominion? Sabi niyo po, Panginoon, alam mo ang katatayuan ko ngayon. Maaaring sa buwan, dalawang handa. Ako po yung nakakain ng miski isang oras bago mag-communion. Kundi kaya, ako po ay hindi na kang magsimba ng Linggo, hindi pa ko naman mag-isala. Pero nais ko yung tanggapin, kaya hindi mo yung matanggap sa sakramento ko. Hayaan niyo po na tanggapin ko kayo sa Espiritu. So kahit na kayo nakaluhod dyan, ay pwede niyong matanggap sa Jesus. Spiritually. Pero kung sana, na talaga matanggap namin sa Jesus, Eucharistically, matanggap namin mismo siya sa kanyang katawan na totoo. At tinutusin niya po, kaya mo na makita po natin no, na maging bahagi sa komisyon ito ay sabi, Father, kaling na ako ng nagdalang. Nakapagsimba na ako sa natay. Hindi masalamentan na pwede tayong tumanggap ng banal na kumunyon. Twice a day. Yun
ito yung maximum na pwede natin tanggapin ng kumunyo. Dalawang beses sa loob ng isang araw. For different intention. Sa magkaibang intention. Maaaring yung intention ko nung kung yung kayo punto sa gandayan, pinindasal mo ang pangalaw yung nanay ko na may sakit. Yung intention mo ngayon ay para sa intention ng Santo Papa bilang membro ng apostolado ng panalangin. Okay yun. Yung kung receive. Both in these two masses. So ito mo yung tanyan na pinapapanin ko sa atin ang buhay. Kapag pinagawa niya na talagang masabi ko kayo na ay talagang kayo ay manang na at talagang kayo ay manang na. So yung ibig sabihin ng manang at manang nila. Elder brother, elder sister, nakatarantang kapatid, nakatarantang kapatid na babae, at nakatarantang kapatid na lalaki, sa araw sa pananampalataya. Bakit? Kasi maliwanag sa inyong alam. Ang usapin tungkol sa buhay na walang hanggang. Ba't mo ginagawa yan? Ulitin-ulit. Huwag na huwag yung sasagot na alam. Kasi gusto mong pumunta sa langit. Mali. Hindi dapat yung masagot ninyo. Kaya tumatanggap ng kumunyan kasi gusto mong pumunta sa langit. Hindi yung pagtanggap ng kumunyon ang siyang pumunta sa langit. Why? Kaya ka tumatanggap ng kumunyon kung maaari, everyday, ngayon. Sapagkat, I am bound towards heaven. It is me. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y muling isinilap mula sa langit at yun ang aking patutunguhan. Ito'y gawain ng mga isinilap sa langit. Yun naman yung makita natin. Kasi maluwang natin. Kaya ako kumangatang ng si Jesus. Because you are free of any sin. Hindi ka pwede matulang ng kumulun kapag ngayon yung kasalanan malaki. Kaya mali yung sinasabi na ba't ka araw-araw na nagsisimba? Mali yung sabi, paano ka magpunta sa langit? No. Kasi hindi ka pwede tumanggap kapag ngayon yung kasalanan malaki. Kaya kahit mag-isip ka pag-alaw ng Diyos sa lahat, ako ito. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y sinilang para sa langit. To receive Christ is already tantamount or equivalent kung ano sa langit. Kasi yun ang langit eh. Ang makasama ko ang Diyos. So kaya kung makakalit, ang pagbiliwag pala ng misa, ay dilapusik ng langit. Tayo ay kapatid-kapatid sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pangyari ang banal na misa sa ating Ama na sa langit bilang pasalamat dahil sa malaking pag-ibig na ipinamana sa atin ng pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak, ang ating Panginoon Jesu Kristo sa kanyang anak
ay binahay niya ang marunong niyang pag-ibig sa pamamagitan ng sabisag ng kanyang puso. Samantalang hinanda ang pagbubuklod ng ating mga puso sa kanyang paghahandog ng sakripisyo ng Ekaristiya at ating manalangin sa kanya para sa ating mga pangailangan at sa pangailangan ng bahay ng Diyos. Panginoon Jesucristo, iyong ipinangako na kung saan man may dalawang tatlo na ikakatipon sa pangalan mo, ikaw ay nasa piling nila. Alin na sa amin ang kakatipon-tipon dito upang parangalan ka sa iyong kabanabanarang puso. Pulungin mo ang aming mga puso ng iyong pagpapala, biyaya, at pagpaglumasin mo sila sa ako ng iyong pagpapala. O dakilang Jesus, tinggihin ang pagpapalaw ng aming mga kanilang. Panginoon, sinong sinayo mo, humihin kayo kayo bibigyan, umatang kayo kayo mga tatag ko. Tumatong kayo kayo buruksan. Pagkalawin sa amin ang maramdagan ng aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang kayo manatiling tapat sa aming pinanako sa binyag hanggang kamakaya. O maibigin Jesus, hindi at pagkalawin ang mga kailangan. Panginoon sa Kristo, sinabi mo, lumabot kayong lahat sa amin na nahirapan at nabibigatan sa pasalan kayo aking pag-iminawari. Kami yung malumalapit sa inyo ng buong pag-iwala nang iyong mawaging pag-ibig ay bago namin ang lahat ng aming pasanin pangkaluluwa at pangkatawa. Pabutihin Jesus, hindi at pagkaluluwa ang mga kaibigan. Manalangin tayo ngayon para sa dalilin ng banal na Iglesia at para sa bayan ng Diyos. Subalit umaasa kami para sa lahat ng bagay.
kabutihan siya nawa. Ama namin, Diyos, tanggapin mo ng aming iyayang mga alay upang ang pag-ibig mo, aming ipinag-iuro ngayon sa nawa ngayong mapagsalusaluhan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magkasawa ng hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Para sa Diyos, aming puso at iwa. Itinaas mo namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon natin, Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Mananing palapanyan yan, tunay ang marapat ng ikaw ay aming masalamatan. Na sa pamagitan ng Jesucristo namin pagnagdating tingin sa amin ang naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin sa amin ay naikisama siya mabuti upang sa piling mo ay may tampok niya kami. Ang sangkataon na walay sa iyo ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang napinisala noong sa pinutan ng magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kayo sa ng mga angyeng sisiawin ng papuli sa iyo na walang pupay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Gawin mong banal na mga nagawa ng tulong para sa amin ay maging kapawan na po ng aming Panginoon ng Yeso Cristo. Bago niya pinagpilis ang pusang loob na maging handog, ginawa ka niya ng tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinag-ating-ating ngayon, iniabot sa ng mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aming katawan na inihahandog para sa iyo. Hindi naman matapos sa matunan ng nawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang magkakapag. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.